sipon-sipon, sniffing, para may colds. Ayan, tapos ehem, ehem, ehem. What's up, everyone? Kumusta? How are you doing? Today, alam nyo, I'm a little bit under the weather. Hindi ako nakakapag-vlog every day kasi nga, I don't know, meron akong ubo. Actually, nag-start lang po probably 2-3 days ago. Una, ayan, parang mainit yung mata, sisipon-sipon, sniffing, para may colds. Ayan, tapos ehem, ehem, ehem. Ehem. Ayan na. Tapos after few days, eto na ako. tahol dito, tahol dun. Minsan parang sabi ko nga, paano kaya ako makakapag-vlog nito? panayang ehem. Panayang ehem-ehem. Ay. Sometimes parang naisip ko, hintayin ko munang gumaling bago ako ulit gumawa ng video. Pero naisip ko din na, why not today? So I'm now here in front of you guys. And I just want to say thank you sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat ng nanonood sa akin, and I really, really appreciate your support, and thank you so much talaga sa inyo. At dun sa hindi pa nakakapag-subscribe, please do so. So, today, pasensyahan nyo na ha, lagi ako. Parang saan ang concert? Ko ganun yata pag tumatanda na. Ayan, may konting ubo. Tapos ito, natulog ako. Tapos pagising ko, masakit na yung dito ko. Parang namamaga nga yung dito. Parang nadagalan ko ba siya? O dahil ba sa positioning ng pagtulog? Or I don't know. Naglagay na nga ako ng salompas. Dati alam niyo, nung bata ako, inis na inis ako dun sa amoy ng mga tiger balm. Salompas, white flower. Pag naaamoy ko yun. Alam ko yung nanay ko tsaka yung lola ko. Sabi ko, ano ba yan? Yung bahay, amoy matanda. Amoy, oh my God. Amoy pampahid. Yung mga efficacent oil. Mga, oh my God. And I didn't realize I'm gonna be like that too. Now I'm here on this stages na gusto ko din siya, na-appreciate ko na. Like, masakit yung dito ko. Okay, let's get the efficacent oil and rub it in. Parang, alam nyo, nakakatulong naman talaga. Tapos yan, white flower, pag masakit yung ulo nyo, or may colds kayo, lagay nyo dito sa ilong. Yun. Tinan nyo nga, no, hindi nyo yan aakalain na balang araw. Ma-appreciate nyo yung hindi nyo na-appreciate nung bata pa kayo. Yan yung gusto kong i-share ngayon dahil na-experience ko ngayon yung mga bagay na ayaw ko noon, gusto ko na ngayon. Ano ba yan? Sorry guys. But anyhow, ayan, lalo na nung araw. Siguro, nandun ako sa early 20s. Ayoko, I don't know. Ewan ko, ako lang naman yun, ha? Sinishare ko lang ito, yung mga nakaraan ko. I don't like the amoy of bagoong. I hate it so very much nung bata pa ako. Kasi,
ayoko nung mangangamoy yung damit ko, amoy bagoong, lalabas ako, may kadig ka, or pupunta ka sa mga friends mo, ba't ganyan amoy mo? Amoy ginisa. Dumidikit ka eh. So, tapos ayoko nung yung bibig mo, amoy, kumain ka ng bagoong, yung tipong kahit nag-toothbrush ka, maamoy mo kasi strong, very strong yung garlic, yung onion, yung bagoong, yung anchovy. Yan. Ewan ko ha, nung bata ako talaga, sabi ko pa sa nanay ko, alam niyo, nai, nabasa ko, tsaka binalita sa television, nagagawa ako ng mga bagay na bagay para ko siya makonvince tumigil na sa pagigisa ng mga bagoong, kasi mahilig yun magisa ng ampalaya with bagoong, yung mga gulay, yung mga tawag nila, gulang-gulang, yung mga basta, yung mga Filipino dishes. And sabi ko, alam niyo ba, nung araw, sabi ko sa nanay ko, at nag-iimbento talaga ako. Sorry, nay. Sabi ko, alam nyo, sabi dun sa balita, yung bagoong na yan, pag laging ni ginagamit at niluluto, nakaka-cancer yan. Kaya tigilan nyo yung pagluluto nyo, madalas na mga bagoong na yan. Please, tama na. Sabi ng nanay ko, saan mo naman napulot yan? Nanay ko, narinig ko sa radyo, tsaka napanood ko sa TV, talaga nakaka-cancer yung bagoong na yan. Kaya dapat, nay, huwag na tayong magluto. Huwag ka na magluto niya. Huwag mo nang pakain sa amin yan. Dahil huwag mo nang iahin yan sa table. Dahil talagang hindi yan healthy. Hindi yan maganda sa katawan. Sa, alam nyo, sa kagustuhan ko talagang huwag na siya magluluto nun. Talagang kung ano-ano yung mga iniimbento ko mga salita para lang makonvince ko yung nanay ko na tigilan mo na yung pagluluto. Tigilan mo na yung pagluluto ng mga bago-bagoong mong yan. I hate it so much. Ayoko yung mag-aamoy bagoong yung hininga ko. Ayoko yung mag-aamoy bagoong yung damit ko. Alam niyo, stages talaga yan eh. Kasi bata pa ako. Hindi ko pa masyado naiintindihan ng mga bagay-bagay. Tapos, eto na. Nag-asawa, nagka-anak, nagka-pamilya, nagluluto na sa kitchen. Ayan na. Na-appreciate ko na. Na-appreciate ko ng mabuti yung bagoong na yan. Ang sarap. So-so mo yung mangga mo. Ang sarap. Mag-isa ka ng mga gulay with bagoong. Masarap. So, iba-iba ang tao eh. Meron talagang gustong-gusto yan. Merong tao katulad ko. Pwedeng wala yan. Parang ganun. Pero nung nagkaedad nga ako, nagkapamilya, nagkaanakin, exposed na ako sa pagluluto and everything, ayan na, doon ko na-appreciate. Uy, ang sarap. Minsan, magpapabili pa ako sa mga malalayong lugar ng mga, alam nyo yun, yung mga delicacies nila, yung specialty nila, masarap ang bagoong dito, mga bagoong malayan, yung mga ganun. Oh my God, nakakatawang experience na siguro iba hindi makaka-relate kasi parang, ano masama sa bagoong? Pero, merong iba na katulad ko nga, hindi ko agad na-appreciate yun. Pero alam nyo, kayo rin ang makaka-discover kung ano yung changes sa inyong life. Like me, for instance, ayoko dito yung mga amoy ng mga white flower na yan, tiger balm, tsaka efficacient oil. Diyos ko, pag naamoy ko na yan, nasisira ang araw ko. Nung teenager ako, anong bata pa ako. Parang hindi ko mag-gets. Ano ba itong mga kasama ko sa bahay na to? Yan, sinisipon ako. Sorry guys. Teka muna. Punasan natin at baka tumulo. So, sabi ko, ano ba itong mga kasama kong to? Makakainis? Wala nang ginawa kundi magpahid dito, magpahid doon. Itong lola ko, nagpapahid ng
ng mga epicacent oil kung saan-saan, kasupasuan, mga, oh my God, ano ba to? Ayoko na itong ganitong buhay. Pagdating mo sa bahay, mayroong kang bisita, nangangamoy. Parang amoy matanda, amoy ospital ang aming bahay. Pero, alam niyo, dala yun ang kabataan natin dahil wala tayong alam, hindi tayo nakakaunawa ng mga bagay-bagay sa buhay. Pero, dumating yung time sa akin na nag-mature ang kaisipan ko, nag-mature yung pananaw ko sa buhay na wala namang masama doon. At kung nangangamoy man, eh, maiintindihan ng kung sino man yung dumalaw sa bahay, or kaya lang, ang ayoko doon kasi minsan, halimbawa, may kadate ka. Ba't ako may ano? Bakit ako may magpamahin mo? Nakaka-offend. Kaya, hindi ako kumakain nun. Pero, bandang huli, alam nyo, I don't care kung amoy bagoong yan, basta nasarapan ako. Sorry ha, kumain ako ng bagoong eh. Mangga at bagoong. Parang. So, may mga bagay sa mundong ito. Nung bata pa tayo, gusto natin. Pero nung tumanda tayo, ayaw na natin. Meron namang mga bagay na gusto, ayaw natin noong bata pa tayo. Pero nung nagkaedad tayo, na-appreciate na natin. So, I hope you get my point. And dun sa mga nakaka-relate, appear tayo dyan. Pero sa ngayon, as of this moment, kanin lang at bagong, sold na ako. Sarap yata. Sold mo nga yung nilagang okra, steamed okra, yung eggplant, yung, oh my God. Diba ang sarap niya? Ngayon, appreciate na appreciate to the max ng gravy I mean. Yun lang for today, and I'm pretty sure merong mga ibang tao nakaka-relate sa akin. Siguro ilan lang kami, pero wala eh. Yun eh. So guys, yan yung mga experiences ko sa buhay na gusto kong i-share sa inyo dahil ngayon nga ay may edad-edad na tayo, na-appreciate natin ang lahat, ang beauty ng buhay, hindi lang yung hindi maganda at yung maganda, lahat ng nangyayari sa ating buhay, i-appreciate natin ng maayos. At kung meron tayong ginawang mali nung araw, itama natin ayun dahil it's never too late. Hindi pa huli ang lahat. Kung kailangan magsimula ka ngayon, pagandahin mo ang buhay mo, ayusin natin ang mga ugali natin, pananaw natin, and vision in life, why not? We can start all over again from the beginning. Fresh start, ika nga. So guys, thank you at sana kapulutan ng aral itong aking share sa inyo ngayon. Pasensya na kayo at may mga ubo-ubo pa ang granny, and I hope everybody's okay. Thank you so much for watching this video of mine. This is Mseileen Forever. Bye for now. Bye. Bagong pa more.